Bagamat ini-insist ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi state-sanctioned ang mga pagpatay sa alalim ng kanyang administrasyon 2016 to 2022, pero mismo mga salita niya ang humuhuli sa kanya. Siya na rin mismo yung nagsabi na inutusan niya ang mga pulis na i-encourage yung mga nanlaban, di umano, yung mga suspects dun sa drug trade. Ini-insist niya na dapat daw talaga ay merong marahas na gawin dun sa mga suspect. Kaya ang effect nito sa ating mga pulis ay gagawa sila ng paraan para maudyok yung mga drug suspects na manlaban talaga. Ibig sabihin kahit yung nanlaban narrative, yung ganong modus ay nanggaling mismo sa mga pulis. At ang bottom line nito ay mismo, ang dating presidente, siya ang nagdulot ng ganitong libo-libong mga patayan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Simply put, state policy ang patayan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya naman, hindi na maikakaila, no? At hindi na maidadaan lamang sa mga palusot na joke lang yung kanyang mga sinabi. Kasi on the record, nag-oath siya at nag-testify siya sa isang official proceeding ng legislative branch, which is this time ang Senado. Kaya dapat lamang na imbestigahan din, hindi lang ng Senado, pero maging ng Quadcom sa Kamara, kung paano ginamit ni Rodrigo Duterte ang confidential and intelligence funds ng Office of the President. At doon naman sa paano umasta ang ilan sa mga senador na sila din mismo ay sangkot na pangalanan na merong papel sa naging peke at madugong drug war ni Rodrigo Duterte. Dapat lamang na umupo sila hindi bilang mga interpellator. Dahil merong conflict of interest kung ganun yung kanila magiging papel dun sa inquiry. Dapat si former PNP Chief Bato de la Rosa tsaka former Presidential Assistant Bongo ay umupo bilang mga resource persons. At malinaw na kapag resource person, ang trabaho ay sumagot sa mga tanong. Hindi dapat sila yung nag-post ng mga tanong. Kaya tuloy, napabastardize nila yung tunguhin na magkaroon talaga ng mga patas ng mga investigasyon nang layunin ay mabigyan ng hustisya yung mga naging biktima ng drug war ni Rodrigo Duterte. Nakakabismaya at nakakainsulto din na tawagin ni former PNP Chief Bato de la Rosa na propaganda lamang yung paglalahad ng mga testimonya ng mga pamilya o ng mga kinatawan ng mga biktima ng drug war.